Ngayon po ay tuturo ko po sa inyo kung paano tayo gumawa ng foliar fertilizer. Ito ay pagpamparami ng bulaklak at pamparami ng mga bunga. Ito po yung aking ampalaya na last 2 weeks din ay akin din inispehan. At sa ngayon po, mayroon na po siyang mga bunga dyan sa ilalim. Ayan po, nagsisimula na po. Ayan pa sa dulo banda doon, lalaki na po ng mga bunga. Yung aking patula ay matagal na po itong napapakinabangan. Lagi ko lang po siya inispehan ng ganyan para tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang mga bunga. May bunga dun sa dulo. Ayan po. Ayan. Ayan. Ito po, na-sprayan ko na po ito. Patani po ito. Na-sprayan ko na po ito nung last 2 weeks. Bawat sanga niya ay marami na pong mga bulaklak na nagsusulputan. Ayan na po, oh. Ang dami-dami po. Lahat po ng mga sanga niya. Ayan na po. Nagsisimula na po yung kanyang bunga. Ito po ay sitaw. Napapansin po ninyo, nagsisimula na pong mamunga. Hello, kaplantito, kaplantita. Magandang araw muli sa inyo. Ngayon po ay tuturo ko po sa inyo kung paano tayo gumawa ng foliar fertilizer o ginagamit nating pataba sa mga namumunga nating mga halaman. Ito ay pagpamparami ng bulaklak at pamparami ng mga bunga. So, ang kailangan po natin ay ang mga sangkap natin ay brown sugar. Kung wala kayong molasses, no, molasses talaga ang kailangan natin, kaya lang hindi tayo makakapaghanap. At kailangan din po natin ang mga fruits na mga matatamis na mga prutas, katulad nitong saging, papaya, at yung iba pang mga matatamis na mga prutas pwede natin gamitin. Kailangan din po natin ang panukat, no, at ang ating lalagyan at kung saan po natin siya imimix. Okay po? So, sisimulan ko na po kung paano tayo gumawa. Ang una po natin gagawin ay hihiwain natin ng maliliit ang mga ingredients natin na papaya at saka saging. Kasama po yung balat kasi dito nang gagaling yung ating potassium. Kailangan po ay hindi hinog na hinog o malapit na siyang masira. Kailangan katamtaman po yung tamis ni yung kanyang pagkahinog, ganun din yung papaya. Pwede po yung apple, pwede yung grapes. Pagkatapos po nito, ay susukatin po natin. Kung gaano kadami yung ating fruits, ay ganun din po yung asukal na gagamitin natin. Ito po ay 1 cup. 1:1 po ang ratio niya. Ayan, ubusin na po natin to. Bali, 2 1/2. So, ang ating pong asukal ay 2 1/2 din ang ating ilalagay. Ayan. 1 2. Ayan. Hahaluin po natin ito. Haluin po natin mabuti para magsama ng gusto yung asukal at saka yung prutas natin. Ayan. Tapos ilalagay po natin siya sa isang lalagyanan. Huwag po kayong gumamit ng mga aluminum o mga lata na paglalagyan. Kailangan po sa plastic lang siya.
Ang tawag po dito ay fermented fruit juice. At foliar fertilizer. Tapos po, takpan po natin siya ng plastic bago po natin siya takpan ng kanyang takip para hindi po mapasukan ng kahit anumang insekto. Ayan, sasarado po natin siyang mabuti. So, ito na po ang ating fermented fruit juice. At pagkalipas po ng isang linggo, pwede na po natin siyang gamitin pang spray sa ating halaman. Meron pa akong nayari na dito na ito ay 3 weeks na siya na aking na ferment. So, ang ginamit ko na po siya noong unang linggo pa lang, pwede na po natin siyang gamitin. Kumuha na po ako dito ng 2 kutsara at ginamit ko na po sa halaman ko. Last week, ginamit ko ulit siya. Kumuha po ako ulit, no? At ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin siya i-strap. Okay? Gagamit po tayo ng tela na pansala, no? At saka, yung ating strainer. Ayan po siya, ganyan siya. Ang bango-bango po niya. Ayan. Saging din po at saka papaya ang ginamit ko po dito. Pwede natin din po maano, iubos na lang po natin kasi maayos naman po yung ating salaan at hindi naman siya mabubutas. Makapal po siya. Ayan po, i-strap po natin siya. Tapos, wag po ninyong itapon yung inyong ito pong itong nagamit ninyo, pwede ninyong ilagay ito sa inyong mga yung gagamiting compost. Tapos po, ay ilalagay po natin siya sa isang lalagyanan kung saan ang takip po nito ay rubber rice, no? Kapag rubber rice po kasi, hanap po kayo ng bote na ganito, rubber rice yung takip, para hindi po mapasukan ng insekto. So, ito na po yung ating fermented fruit juice o tinatawag na foliar fertilizer. Paano po natin ito gagamitin? Sa 1 litro ng tubig, kailangan ay lalagyan po natin siya ng 2 kutsara na fermented fruit juice natin. Gagamit po tayo ng imbudo, tapos may sukatan po tayo. Ito ay 1 kutsara. Isa. 2. Pagkatapos po niyan, ay isi-shake po natin siya. Ito na po yung gagamitin nating pang-spray sa ating mga halamang gulay na namumunga. Ilalagay po natin siya sa ating sprayer. Pwede rin po natin itong gamitin sa lahat ng mga namumulaklak nating mga ornamental plant, no? Ito na po. Handa na po ang ating sprayer of fermented fruit juice o tinatawag natin foliar fertilizer. Halika kayo, mag-spray po tayo ng aking mga halaman. Ito po, na-sprayan ko na po ito, patani po ito, na-sprayan ko na po ito nung last 2 weeks. At napansin, kung mapapansin po ninyo, bawat sanga niya ay marami na pong mga bulaklak na nagsusulputan. Ayan na po, oh. Ang dami-dami po, lahat po ng mga sanga niya, ayan na po, nagsisimula na po yung kanyang bunga. Ayan po, ang dami-dami.
So, i-sprayan po natin para lalo siyang matuloy ang pagbunga niya at hindi malalagas ang kanyang mga bunga. Kasi kung napapansin niyo, bakit nagbubunga pero nalalagas? So, kailangan po natin na natuloy-tuloy ang ating pag-spray. Ito po, yung aking ampalaya na last 2 weeks din ay akin din inisprayan. At sa ngayon po, meron na po siyang mga bunga dyan sa ilalim. Ayan po, nagsisimula na po. Ayan pa sa dulo banda doon. Lalaki na po ng mga bunga. So, halos 1 month pa lang po ito, pero namumunga na po sila. Oh? At huwag po nating kakalimutan na sa umagang-umaga ay pwede tayong mag-spray at saka sa hapong-hapon. Ito po ay sitaw. Kung napapansin po ninyo, nagsisimula na pong mamunga para hindi po malagas yung kanyang mga bunga na maliliit na ganyan at maging tuloy-tuloy po yan, ay kailangan nating isprayan para mabuo. Ayun po sa dulo, meron pa po. At kung napapansin ninyo, ito yung aking patula, ay matagal na po itong napapakinabangan. Lagi ko lang po siya ni-isprayan ng ganyan para tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang mga bunga. May bunga dun sa dulo. Ayan po. Ayan. Ayan. So, yan po. Sa lahat po ng mga namumunga na mga halaman, ay kailangan natin lagyan ng foliar fertilizer para maging tuloy-tuloy ang kanilang pagbunga ng marami. Makaani tayo ng marami. At makapamulaklak tayo ng marami sa ating mga ornamental plants. Okay? So, dyan po tayo nagtatapos. Mga kaplantito, kaplantita. So, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Naka 50,000 subscriber na po tayo ngayon. So, maraming salamat sa inyong suporta. At saka 61,000 follower ko sa Facebook page. Hanggang sa muli po, mga kaplantito, kaplantita. Yan po ang inyong natutunan sa akin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye po!